Ito yung pagpalang araw mga ka-lovers. So ito yung receiving area. Receiving area ng wet cacao for fermented beans. So maganda yung mga beans. Nasa 100 plus kilos. So bakit po ganito? Kasi kailangan natin ng i-drain siya ng maigi. Kinabukasan pa siya i-ferment. Ilagay doon sa box. So nakaganyan po yung sistema nila. Yung pag-drain. Yan. Dadapuan po yan ng mga vinegar fly, fruit fly. So sila yung magdadala ng yeast. So iwasan po natin yung mga malalaking fly. Dapat wala yun. Kasi yun ang magdadala ng mga uod. So dapat ito lang yung maliliit. Mga fruit fly. Yan po. Dami po nila. So receive ngayong araw. Kinabukasan ng umaga. Dadalhin dito sa box. Dito. For 48 hours. Yung unang box, 48 hours. So, capacity nito nasa 500 kilos maximum. Tapos, bagsak dito katulad nito. Pangalawang box, another 48 hours siya mag-i-stay dito. So, uli, 48 hours doon sa unang box. So, bali 2 days yun. Tapos, another 2 days dito. So, pang-apat na araw. Lilipat naman for 2 days dito. Pang-anim na araw dito. So, tatlong box. 1, 2, 3. 2 days, 2 days, 2 days. 6 days lahat. Tapos, dito ka na magde-decide kung kailangan mo ba siyang i-extend o hindi na. Pangalawa po, marami pong nagtatanong. Ayan, wala po siyang molds, oh. Ang ganda. Marami pong nagtatanong, paano po? Ano pong gawin sa fermented beans para po na maiwasan yung mga molds? Una, napakasimple po. Napaka-basic. Siyempre, kailangan mo ng sikat ng araw. Ibilad mo siya sa sunlight, ganito. Gawa ka ng ganito. Gawa ka ng... Ito, kanilang design to, eh. Design to sa Activoca dati. Yan. Gawa ka ng ganyang design. UV plastic. Tapos, kawayan. Gawa siya sa kahoy at saka kawayan. Yan. Unang-una, kailangan mo ng sikat ng araw. Para walang molds. Na mainit sa pagbilad mo. Ganyan, katulad niya, no? Ito, may konting molds siya. Siguro umuulan. Nung hinarvest to doon sa fermentation box, siguro tag-ulan. Ang lakas ng ulan. Isang linggo siguro umuulan. Kaya hindi mo maiwasan yan. Meron talagang puti-puti. So, kailangan sikat ng araw. Solusyon lang para hindi magkaroon ng molds. Tapos, nasa tamang ano po, moisture content. Yung pag tinesting mo to ng aqua boy o moisture meter, nasa ano siya, 6 to 7.5. So dapat na mga sa 7 or 7.5. Huwag yung 8, basa pa yung 8 saka 9. Dapat 7.5. Yung 6 naman masyadong tuyo na yun. So kung tama lang yung pagkatuyo mo, matagal siya mamolds. Kasi tama, pag-stacking mo dun sa dito sa bodega, papakita ko sa iyo. So, ayan, yun ang ano si... Ang pangalan mo, sir? Gary, si Boss Gary. Pogi. So, ayan, maganda yung pagka-ferment niya. Pag-harvest mo, sir, ano? Yung malakas ang... may araw, di ba? Hindi siya tag-ulan, kaya maganda. Iba doon sa... Nung paglipat mo doon sa box, umuulan, kaya magkaroon ng konting molds. Pero may sikreto pa rin ito. Technique pa rin. Pero hindi ko sasabihin. Bawal, pinababawal na technique. Baka may magbabas. PM lang kung gusto nyo. Basta may technique dyan. Tapos yung pangalawang option, mechanical dryer. Ito naman. Mechanical dryer. Oh, pag walang
Wala yung sikat ng araw katulad nito ngayon, oh, ang init. Dito kayo sa mechanical dryer, ito. Ito naman project o PRDP. Yan, project o PRDP. Mechanical dryer, mahal 'to. Yan, dito mo siya eh. Dito mo siya ibilad, pero hindi nila ginamit. Dapat ginamit 'to pag tag-ulan lang 'to, pinapaapoy. Tulad nito. Yan. Yan, gumamit sila nung tag-ulan. Diyan. Mechanical dryer pong gamit. Yun, pangalawang option. Pag tag-ulan. Ayan, may mga kahoy. Yan. May panggatong. Gatungan mo dyan. Sigaan mo. Tapos may blower. Yung init pupunta doon. Dalawa yan, oh. Yan. Mechanical dryer. Tapos may blower. Yung init pupunta doon. Siya yung magbibigay ng hot temperature. Kasi absence yung araw. So, siya yung magbibigay ng init dito. Para hindi siya, para tuloy-tuloy yung pag ano niya, bilad niya. Kasi tag-ulan pa nga eh. Tapos ito yung exhaust. Yung usok kasi dapat mataas. Yung exhaust kasi amoy usok ka dyan. Magkakaroon ng amoy usok yung cacao mo. Ito. Pag na-contact doon sa exhaust na usok. So dapat maganda yun. Ito naman maganda yung paggagawa ng PRDP. Shout out sa project ng PRDP. Yan. Tsaka ito, oh, may mga exhaust yan. Doon, papunta sa taas. Ngayon, hindi nila ginamit kasi mainit eh. Tag-ulan lang. Magamitin yun. Tulad nito. Tulad yan. Oh, wala siyang mold. Oh, ganda. Ginamit nila to nung umulan. Yan. So, katulad nito, ang ganda. Ang sarap pa. Mabango. Maganda yung paggagawa. Wala siyang mold. Meron naman puti-puti, konti lang. Hindi naman consider na bad talaga. Kailangan meron siyang net. So yung bed. Tapos may net sa taas. Para kahit papaano, mabawasan yung mold. Sa unang araw na pagkabilad, first day, i-rub mo siya every 2 hours. Mix mo siya ganyan, every 2 hours. Mag-gloves ka po, gloves. First day ng sun dry, ganyan mo po, ganyan. Every 2 hours. Tapos pangalawang araw, ganun pa rin. Gamit ka ng gloves. Kasi masisira yung kamay mo dyan. Sa asin niya. First day, second day, saka third day. Ganyan nyo po. So dapat may net ganito. Tanggal-tanggal yan siya. Pwede siyang tanggalin, oh. Yan, may pako. Pwede siyang tanggalin. Yeah. First day, second day, third day. Tapos dapat bilad niyo sa mainit talaga. Pag umuulan, expect nun muna yun. Talagang magkakaganito. Magkakamoldy siya. Pero at least nabawasan yung molds kung lagi mo siyang nirarab ng ganyan, oh. Yung cacao mo. First day, second day, third day. Every 2 hours. Sa daytime. Pero kung may pera ka, gawa ka ng ganyan. Mechanical dryer. Yan yung exhaust niya.